Bakit nga ba ang mga food supplement products ay may nakalabel sa kanilang mga packaging na sinasabi na ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit? Sa tuwing may advertisement sa telebisyon, sa radyo, ating naririnig, ating nakikita o nababasa na mga food supplement products, at ito ay maraming mga testimony ng isang individual ay napagaling dahil sa produktong to. At talagang ang produktong yun ay maraming mapagaling na mga karamdaman. Pero sa bandang dulo ng kanilang advertisement ay mayroong katagang mabilis na binibigkas na ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ito yung narinig o mabasa sa kanilang packaging ay hindi maiwasang makapag-isip-isip ka, ano ba ito? Niluluko ba tayo? Totoo ba ito? Well, para maging malinaw sa lahat, let's go back to the beginning where the labeled no approved therapeutic claims started. Kailan, saan, nagsimula ito at bakit? Sa Canada, ang food supplements ay tinatawag na natural products. Sa Europe, ang food supplement, ang tawag ay food supplement. Sa Amerika, ang tawag ay dietary food supplements. Dito sa Pilipinas, mas kilala ito sa tawag na herbal. Ang label na no approved therapeutic claims ay nagsimula ito sa Amerika. Dito sa Pilipinas, in year 2009, ay naglabas ng kautusan ang Food and Drug Administration na ang lahat ng food supplement products, dapat ang kanilang packaging ay lagyan ito ng label na no approved therapeutic claims. Ginaya ito sa Amerika. Pero maraming mga Pilipino ang nalito kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng no approved therapeutic claims. Nagkaroon ito ng iba't ibang interpretasyon. Kaya in year 2010 ay naglabas ulit ng administrative order ang Department of Food and Drug na isalin sa wikang Pilipino ang ibig sabihin ng no approved therapeutic claims, na sa English ang ibig sabihin ay these dietary food supplement are not medicine and should not be used as medicine for any types of disease. Na sa wikang Pilipino ay mahalagang paalala, ang food supplement na ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayon, kung ikaw ay isang customer, isa kang mitikulusa o mitikuluso, magtatanong ka talaga, ano ba itong produkto ninyo? Gamot ba ito o hindi? Sa pagkatotoo, ginawa ang batas na lagyan ang packaging dietary food supplement products ng no approved therapeutic claims sa Amerika at sa Pilipinas ay ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ano ang purpose? Bakit ito ginawa? Ay para protektahan ang mga mamimili kontra unsafe food supplements or unsafe herbal medicine products. Bakit mayroon bang hindi safety na herbal products o food supplements? Di ba galing ito sa nature, galing ito sa kalikasan? Di ba dapat safety ito and effective? Oo nga, ang mga produktong ito ay galing sa nature, galing sa kalikasan. Pero hindi ibig sabihin na galing sa kalikasan o sa nature ang isang produkto ay safety na. Patunay dyan yung mga poisonous plants, mga nakakalasong mga prutas at halaman. O sige nga, pumunta kayo sa bundok o kayong mga nasa taga-syudad, pumunta kayo sa probinsya, pumunta kayo sa forest, tapos kain lang kayo ng kain ng mga ligaw na halaman, ligaw na prutas, tingnan natin kung ano mangyayari. Noong unang panahon, kapag hindi ka nag-ingat sa mga kinakain mong ligaw na halaman, na prutas, ay pwede mo itong ikapahamak. Pwede mo itong ikamatay. Sa panahon natin ngayon na sikat na ang food supplement, ay hindi maiwasang may iilang mga produktong food supplement o herbal na nakakalusot sa merkado na hindi dumaan sa masusing pag-aaral. Na maaari ang mga produktong ito ay posibleng delikado, may hindi magandang side effect sa katawan ng isang tao. For example, ang food supplement mo ay mayroong garlic,
at nag-take ka ng synthetic drugs na aspirin, nag-i-interact ito sa loob ng iyong katawan at magre-resulta ito ng internal bleeding. Mayroon kasing mga herbal plants, vegetables and fruits na hindi friendly kapag pinagsabay sa synthetic drugs. At magre-resulta ito ng hindi maganda sa ating katawan. Kaya sa pagpili ng food supplement, dapat pasado ito, approve ito sa FDA. Dapat din ninyong tingnang maigi ang mga active ingredients nito kung mayroon ba itong mataas na ORAC value, mayroon ba itong mataas na presensya ng antioxidant, anti-inflammatory properties, mataas ba sa fiber. Dapat ang active ingredients nito ay matagal na ginagamit ng mga tao as superfoods, superfruits for many years, being proven and tested, being safe and effective. Ang food supplement legally ay hindi matatawag na gamot. Ano ba ang basihan para ang isang produkto ay masasabing ito ay isang gamot? Example, ang vitamin C. Pwede ito sabihin isang gamot. At pwede din itong sabihin food supplement na hindi isang gamot. Ang vitamin C na binibili sa drugstore, ito ay masasabing ito ay isang gamot. Ang vitamin C na binibili sa drugstore, ito ay matatawag na gamot o medicine. Bakit? Dahil ito ay binibili o nire-resita lamang sa mga taong may sakit na sanhi ng vitamin C deficiency. Siya ay masasabing gamot dahil direkta niyang nilulunasan ang sakit ng taong may sanhi ng vitamin C deficiency. Halimbawa, nasugatan ka. So kung nasugatan ka, pupunta ka sa drugstore, bibili ka ng gamot. Tatanungin ka, anong gamot ang bilhin mo? Gamot sa sugat. So posibleng bigyan ka ng penicillin or betadine dahil ito ay gamot sa sugat. Ang vitamin C na pwedeng sabihin na hindi gamot ay yung binibinta as food supplement. But it doesn't mean na wala siyang benefits na nakakagaling. Example, ascorbic acid food supplement ay kaya nitong pagalingin ang mga taong may chronic disease, may high blood pressure, lower risk of heart disease, at marami pang iba. Pero bakit siya tinatawag na hindi gamot kung kaya naman niyang pagalingin ang mga taong may chronic disease? Hindi siya matatawag na gamot kasi hindi naman niya direktang ginamot ang sakit na chronic disease. Napapagaling lang naman ng vitamin C ang taong may chronic disease dahil napapataas nito ang level ng antioxidant sa dugo. Kaya dahil dito, lumakas ang immune system ng taong may chronic disease. Kaya siya gumaling. Therefore, ang direktang nagpapagaling sa chronic disease ay ang immune system mismo. Hindi ang vitamin C, kundi ang immune system mismo. Sa batas kasi, name of medicine plus name of disease equals recovery. Example, paracetamol plus fever equals recovery. At isa pang pinagbabasihan para ang isang produkto ay idideklarang gamot ay dapat dumaan muna ito sa clinical trials. Example, sa ngayon, wala pang nadeklarang gamot sa COVID. Pero marami na tayong naimbinto. Marami na naimbinto ng mga vaccine para sa COVID. Ngayon, ang mga vaccine na yan ay dumaan yan sa kasalukuyan na clinical trials. Kung anong vaccine dyan ang talagang maraming napagaling na mga COVID patient at proven and tested na wala itong bad side effect, in the future, ang vaccine na yan ay maiideklarang gamot sa COVID. Ang food supplement, kung ang batas ang pagbabasihan, ay hindi pa ito maiideklarang gamot. But it doesn't mean na wala itong benefits na nakakagaling. Katunayan, ginagamit na ito ng mga tao noon pa for many years. Example, barley, wheatgrass o trigo, grapes, ay ilang beses itong nababanggit sa mga Biblia na ito ay maganda sa kalusugan. Buamera, purple corn, turmeric, mga berries, mga guyabano, moringa, ito ay proven and tested na marami itong benepisyo sa kalusugan at marami itong napapagaling ng mga karamdaman. Ang kagandahan sa food supplement, dahil sa batas hindi pa ito na-deklarang gamot, so pwede pa itong inegosyo sa multi-level marketing.
Kasi kahit sino pwede magbenta na hindi na kailangan ng resita. Situate sa pagpili ng food supplement, dapat pasado talaga ito sa FDA. FDA approved. Kung madeklara na kasi itong gamot, ay hindi na ito basta-basta may negosyo kasi doon na lang ito mabibili sa drugstore.